Hey guys, good afternoon. Kunin natin yung cellphone ko isa kasi kailangan ko. Kamusta na po kayo guys? Yan. Dahil ngayon lang tayo mag-vlog. Dito tayo sa gilid-gilid. Kamusta na po kayo? Ito ako, mabuti naman. Nasa mabuting kalagayan at buhay pa rin. Pasalamat na lang ako at buhay pa ako. So, nabalitaan nyo ba itong si Jang Lorenzo? Baka nga, ano na ako, huli na ako sa balita, di ba? So, si Jang Lorenzo, ito ay isang driver. Actually, may mutual friend kami. Nakilala ko siya, nakilala lang, hi, hello, ganun lang. Pero, I think nasa 2017, ganun. Basta, hi, hello lang kasi pinakilala siya ng isang friend ko na taga Laguna din. So, yun lang. Nakasama ko lang siya sa... Hindi ko na nga matandaan yung ano niya eh. Sinabi lang sa akin to ng friend ko. Uy, di ba na-meet mo na si Jang? Hindi kasi Jang yung ano niya. May name talaga siya. Jang yung nickname lang niya na gamit. Pero, yun nga. Nakakalungkot isipin na makikita ko siya na tegibums dahil doon. At nakakalungkot talaga ang nangyari dahil naka 52 na saksak eventually doon sa kanya. No? Parang talagang sagad ang galit. Kulang na lang ni-rape to yung babae na to. Diba? Kulang na lang ni-rape siya. Hinakawan, pero hindi, talagang puro saksak lang. At nung natagpuan siya sa tawag dito, sa kanyang sasakyan, ang suot na damit niya is yung damit ni girlfriend niya. So, siguro may pagka-lesbian sila, hindi natin alam. So, ang damit niyang damit that time, na pantalon that time, is yung damit ng girlfriend niya. Na nagtataka sila, bakit walang saksak? At nagtataka sila, gabi nakuha, pero ang sabi sa statement or sa autopsy na lumabas, is matagal na siyang patay. So, may mga andaming lumabas na mga, mas nauna pa nga yung mga post messages, mga galit, at mga siguro may alam dun sa mga nangyaring scene compare sa news. Kasi sa news, sabi lang nila, alam na nila kung sino. Hindi pa sinasabi ng police sa news, pero, oh my God, alam na naman sa bayan ng Pilipino kung sino talaga ang pumatay sa kanya. No? Kasi, nagkalat talaga yung as in na messages, screenshots, ng mga convo message, tapos yung mga pinopost sa wall, tapos yung mga hindi na makahinga, hindi na kaya ng mga konsensya niya. Actually, itong ano na to, nagtataka ako eh, paano na kaya ng konsensya mo na sikmurain, patayin ang taong ganito? At sinasabi nga nila, hindi kaya to ng iisang tao. So, ang lumabas sa investigasyon, according na rin sa mga chismoso nating vlogger at saka mga chismoso nating kapitbahay sa Facebook, ay ang family ni Jang, ang family ng girlfriend ni Jang Lorenzo ang pumatay sa kanya. According dito sa isang post, sa latest updates sa paghahanap ng hustisya sa pagkamatay ni Jang Lorenzo, Losero pala, Lorenzo ko ng Lorenzo. Sabi doon, na talagang, tawag dito, pinlano. Sabihin na natin, para sa akin na, komento ko lang. Siguro that time, nag-aaway sila nung girlfriend dahil sa third party. Sobrang galit ng girlfriend, nasasabi niya na, papatayin kita. May balak talaga siyang patayin, pero, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawa niya yon sa sobrang galit niya, sa sobrang lasing niya. Kasi, sabi, 26-27, andun si Jang Lorenzo sa bahay ng girlfriend niya dahil birthday ng ama niya. So,
isa sa mga date na yon talagang patay na si Jang. Sabi dito, ayaw magbukas ang message niya, na talagang pinlano ng girlfriend niya napatayin. Para sa akin, hindi pinlano. Iniisip niya. Para, kasi tayo, di ba, itong taon to, pag galit na galit tayo, papatayin ko to. So, nagkaroon ng pagkakataon na hindi naman siguro sinasadya. Tapos hanggang sa napatay na niya. Ang problema, kung sa bahay ito pinatay, ang dami mong kapatid. Bakit niyo pinagkaisahan? May nanay ka, may magulang ka, hindi ka ba pinigilan? Bakit yung ginawa yun? Bakit ginawa niyo yun sa tao? Tapos itong girlfriend niya, over love. Kung dahil sa pagmamahal to, dahil to sa selos. Hello girl, magbahal ka ng lalaki. Diba? Ang sabi dito sa isang comment ni Josh Moto, napakalakas mong umakting birthday ng tatay mo noon, di ba? Kinahapunan habang nagiinuman kayo, mukhang masaya kayo at parang nakakahalata na si Jang. Yung mga oras na yon, di sa sinisisi kita, pero naduktong-duktong ko na lahat habang nagiinuman kayo ng mga oras na yon. Kinukulit mo si Jang na ibigay ang password niya ng mga oras na yon. Tapos na ang inuman, ayaw niyang ibigay. Nakulitan at nagtaka ka. Demonyo ka na at tinutopak ka na kasi ganyan ka naman paglasing ka. Hanggang napilitan si Jang na ibigay ang password niya hanggang sa may nabasa ka na di mo tanggap. Agad-agarad mong kinuha yung panghiwa ng karni nyo na medyo manipis. Inawat ka pa ng mga kapatid mo ata, diba? Pero ano, sinubukan mang laban ni Jang habang nasa kwarto mo siya. Hanggang saan nakalabas at makatakbo si Jang. Hinabol mo ng saksak sa likod. Pangalawang awat sa iyo ng mga kapatid mo, pero itinuloy mo lumuluha si Jang. Habang naglalaban ang dugo, habang kumakalat ang dugo sa loob ng bahay niyo. Pinalipas nyo ng ilang araw, tinago mo siya sa kwarto mo. Nung araw na patay siya, di ka na konsensya gabing yon. Alas 8 ng gabi, pagkatapos nyo siya bihisan, sinubukan nyo siya buhatin papasok ng kotse. Ikaw mismo nagmaneho habang nakasunod ang nakamotor mong kapatid na demonyo. Sinadya mong iwan ang gamit niya para di ka takataka. Lumang cellphone mo yun. Pagkatapos, nyo siya buhatin at nilagay lang doon. Hinila ng kapatid mo sa kabila ang binti ni Jang para nasabing siya mismo ang nagmaneho. Huli ka na, Jay Costora. Siguro itong si Josh Moto. Hindi kasama siya doon sa time na yon. Tapos, nakukonsensya na siya. Kasi, alam na alam niya eh. Tapos, dami kasi naglabasan. Sabi dito, Melanie Lee. Sabi ni post ni Melanie Lee. Hello, good day. I just want to share my conclusion. So means close ko na ito. At di may nagbibintang, talagang kayo ang tinuturo ng isip at puso ko. Wala ming pakialam, kasuhan nyo me, may pangpiyansa ako. Kayo nga eh, ginawa nyo dama katawan ng victim, wala kayong awa. Pero bago mangyari yan, mabubulo kayo sa kulungan, pakibasang maigi po. June 26 and 27, andyan si Jang sa bahay ng jowa at birthday ng ama. Di nakauwi ng 26-27 at nag-inom ng 2 days. So, dyan pa lang, bangag ka na. Ito si ate girl, suspect number 1. Ikaw lang nakakaalam ng password ng FB ni Jang. Meaning, bago ka nag-repost ng birthday ng ama mo nung 28, birthday ama
ng birthday ng ama, 26 sinelebrate. Patay na dyan si Jiang. And then, naisip mo mag-post sa FB ni victim ng sino nakasabay umuwi dahil isa na yan sa paraan mong palpak para makakalain na wala ka alam. Na wari, asa birthday party ka pa. Nagpalit ka din ng name sa FB, ginawa mong checkwa. At bakit may ilan kang post na binura pati birthday cake ng tatay mo, tinakluban mo yung name. Sa interview mo, halatang ninenervyos ka at patanga-tangang sagot. Hinihi ko pang password, binigay ko ang password ko, tapos binigay niya ang password niya. Putek ang gulo mo, halata di mo alam sasabihin mo sa nervyos mo. Isa pa, ikaw pala ang access sa kita kong namatayan na halos katayin ng katawan ng jowa mo, kalma ka lang at ang sugat at pagmaga sa kamay. So, dito pa lang, sinasabi dito nag-post na ang pinagbibintangan niya sa pumatay is yung girlfriend niya. Sa post mo, talo mo inaatake sa puso or bangungot lang jowa mo. Wala pa mag-comment na bakit ganun post mo na parang wala lang. Hindi ka naglagay ng words na galit-galitan in words justice wala. Mga post mo, wala ka pic ni Jiang. Nag-post ka lang nito na matay na para di paghinalaan. Even repost ng birthday tatay mo nandun si Jiang. Di mo sinama sa post. Di ka nag-post ng relationship niyo ni Jiang kasi batay din sa post ni Jiang, may third party ka sa side mo. Dami katibayan sa FB na mga nag-uusisa din, inaalam totoo. Madami kayo gumawa niyan. Di mo kaya mag-isa dahil sa daming tinamo, di kaya ng isang tao yon. Marahil sa malamang mga nakasama sa inuman, mga galit at inggit pinagsasaksak nyo. Nakakangawit sa kamay, sumaksak ng ganong kadami. Bakit naburol si Jiang sa bahay nyo? Kung may respeto ka sa GF mo, sa bahay yan nila dapat. At di yan dyan. Huwag mo sabihin ginusto ng nanay niya. Siyempre ni offer mo. Sino walang isip magbuburo lang anak sa bahay ng iba lalo na sa GF? Kapalang, wala pa kayo dekada. Para ano, para di maimbestigahan ang bahay nyo. Ilalok mo si nanay niya sa inyo iburol. Na-brainwash nyo si nanay ni Jiang. Porque wala na ama, maaaring binayaran nyo or alam nyong wala silang pera. Gasto sa burol at tinakot nyo or may something like that sa nanay ni Jiang. So, tama, kung nilinis nila yung bahay, para malinis yung bahay, di ba? Dun ibuburol. Pwede. Sa post mo, talo... Ang dami message. Balik. Bakit nalinis si Jiang? Malinis si Jiang. May duguman kaunti at putik na yan. Damit na suot at jacket mo sa taranta mo, di mo naisip na ikaw kauna-unahang sospek. At bakit damit mo ang suot na wala punit ni damit? Si damit. Totoo. Sa CP, di ka nakaligtas dahil sa convo, pwede retrieve sa settings. At alam mo, password, baka pag nag-invite ka ng police, sabihin mo nakalimutan mo ang password. Sa interview mo, Inday, di ka nakakalusot. Paano maglalakas loob si Jiang magsabay kuno pa uwi? Andiyan ka na sa inyo at lasing ka pa. At alam nyo at natin na kahit one day ka lang uminom, maghapon at pagkalipas ng isang oras, andun amoy alak, di ka pwede magbiyahe. Lalo na dadaan sa express. Mahuhuli ka, bawal mag-drive ng ganoon. Alam niya ni Jiang. Kasali yan sa palusot mo, buang ka. Mag-isip kayo mabuti kung di magawang ipursige ng pamilya ni Jiang ang nangyari. Kaibigan sana magpursige, ilabas ang totoo.
Sabi dito pa, if you missed the news last night, sinabi doon sa 5 PM pa lang patay na si Jiang based sa autopsy. So, yes, her GF has something herself. Tapos may birthday at inuman pa na naganap sa bahay nila. So, tinawa. So, sabi nung gabi nga doon, sabi ni nung girlfriend ni Jiang na tawag daw siya ng tawag hanggang sa pulis na. Eh kung 5 PM pa lang patay na si Jiang. Nasa bahay niya pa lang patay na si Jiang. Kasi ma, girl, bago ka magpalusot ng bongga, eh alamin mo muna paano mag-isip yung mga pulis, si Detective Conan ba? Wag yung siguro taranta na yung pamilya mo at ikaw. Dapat hindi niyo na lang binalik sa kotse. Dapat binaong niyo na lang sa lupa. 'Di ba? Total naman, sinong matinong tao? Feeling ko yung mga nakasyabuto. Feeling ko ah, nakasyabuto. Kasi kung magulang ka at nakita mong ginaganon, mapapahamak yung anak mo dahil dun sa pagpatay niya sa girlfriend niya. Dapat nandiyan yan sa bahay niyo. Dapat inawat mo, kayo mga kapatid. Baka imbis na inawat niyo yung tao, talagang pinagtutulungan niyo pang saksakin yung tao. Diba? So, hindi ba kayo nakukonsensya habang pinapatay niyo, habang sinasaksak niyo? May taong patay sa bahay niyo in one day? Nililinisan niyo yung katawan? Nililinisan niyo yung bahay niyo? Nakapalibot kayo dyan? Nakatulog ba kayo? Sa mga ginagawa nyo, sumuko na kayo. Kung ako sa inyo, susuko na kayo. Bago pa kayo mag-iiyak dyan. Ano kaya yung feeling ng nanay ni Jiang ngayon? Na nakaburol yung anak niya kung saan. Yun pala yung pinaghihinalaan na pumatay. Apakasakit na siguro kung nag-iisa siya, kung may kapatid man. Hindi nila alam kung ano yung takot na nararamdaman nila. Nakasabay nilang kumain, nakasama nila sa burol na yon yung taong pumatay kay Jiang. Yung mga tao na, Diyos ko, ako yun. Kung ako yung nandun na, kunyari, ako yung kapatid, ako yung magulang, tapos nakaburol yung pinatay, yung pumatay, nandun pala sa loob. Parang yung demonyong nakaganon lahat sa'yo, di ba? Mga demonyo nakapasaksak sa'yo lahat. No, lahat ng pumatay. Ay, my gosh. Paano kaya nila na sikmura? Sabihin natin, lasing sila. Sinasaksak nila yung tao. Wala sila sa isip nila. So, nung namatay yun siguro, nung humandusay na, siguro, sa tingin ko lang, 10 saksak pa lang, hahandusay na yung tao eh. Diba? At saka, hindi ganun karami ang magiging saksak nun kung hindi pinigilan siya lumabas, 'di ba? Sabi, lumabas daw, tumakbo palabas, sabi. Siguro pinigilan si Jiang, may humawak pa sa kanya doon. Pagkatapos, hanggang sa pinagsasaksak. Pwedeng ano, isa lang ang sumaksak pero ang daming may hawak sa kanya. Sabi, marami daw saksak sa harapan. So pinaghahawakan siguro siya. Base lang 'to sa imagination ko ah. 'Di ba? Napaka ano, demonyo, demonic. Anong demonyo ang pumasok sa inyo? Nakikita ng magulang niyo sa mismong bahay niyo na pinapatay. Ikaw magulang ka. Walang iya ka din. Paano hindi mo hindi ko ma-imagine, hindi ko ma-express na syempre pinapatay, daig niyo pa kumatay ng baboy. Sana chinap-chop niyo na lang siya, nilagay niyo sa ref. Sana chinap-chop nyo na lang siya, tinapon sa basurahan. Sana chinap-chop nyo lang siya, tapos niluto, tapos tinapon. Para walang ebidensya. Nilagay nyo pa siya sa kotse, binihisan nyo pa siya. Diba? Kung yun, kademonyohan nyo, ginawa nyo yung 57 saksak, pinagtulong-tulungan nyo na siya. Sana diniridiretso nyo na. Diba? Gagawa lang kayo ng krimen yung hindi pa ilulusot. Ang tanga-tanga nyo, napaka-tanga nyo. Third party, siguro may mga third party kayo.
Tsaka, ito yung ano, yung overlove na tinatawag. Huwag tayo minsan magmamahal din ng kapwa babae. Either, meron ako may mga kaibigan akong lesbian, may mga kaibigan akong bakla. Pero, huwag sana umabot sa ganito. Nakakasigip ng dibdib. Hindi ko ma-imagine na ang girlfriend mo ng ilang buwan, pamilya mo ang tinuring na ilang buwan, ganun yung gagawin sa'yo, di ba? Sa isang iglap na wala lahat, at saka sa isang iglap, may lakas ka pa ng loob na humarap sa media, humarap sa magulang ng girlfriend mo. Paano nyo, sa ilang araw, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, paano nyo nasisikmura at nakakatulog? Di ba kayo binabangungo? Di ba? Ganun talaga ang life. So, sa family ni Jiang, sana ano, ituloy nyo po yung kaso. And then, sa girlfriend niya, sa family, at sa mga kasangkot sa pumatay, lumabas na kayo. Di ba? Sa sobrang pandemic na to, naisip nyo pa yung gawin. Diba? Sana ano, coronavirus kayo lahat. Hindi, para sa akin ah, hindi sapat ang kulong sa inyo. Kung ako yung pamilya ni Jiang, kinatay ko din yan. Idaig nyo pag gawing baboy yung tao eh, na halos gawin yung handa. Diba? Hindi ko talaga ma-imagine yung isang tao na ganun gagawin nyo. Kapatid, di mo, hindi yan pwede lumabas ng kulungan. Mga demonyo yan. Demonyo. Mga demonyo kayo, hayop kayo, mga ganun. Hindi kayo dapat sa inyo binibitay, sinisilya, elektrika. Pamilya kayo ng mga demonyo. Mga sigurado to, 101%. Kasi kahit lasing ka, alam mo yung ginagawa mo eh. Pero, pag nakasyabo kayo, kung hindi kayo nakasyabu lahat dyan sa bahay na yan, feeling ko may aawat eh. Diba? Pero kahit magulang hindi nagawang awatin, magulang mismo, baka magulang pa ang kasabuat dyan, o, ganito gawin nyo, itapon nyo, ganito ganyan. Binigyan nyo ng yung buong pamilya nyo ng ano, problema. Ayan. Buong pamilya kayo nasa kulungan. Diba? Libre pagkain dun. Diba? Nanay, tatay, kasi tatay niya yan eh. So, nanay niya, mga kapatid. Diyos ko. Mga demonyo, hayop. Na nga guys. Uminit na naman ang ating ulo. Maraming salamat na lang. And sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe the channel and please click the tiny bell para sigurado kayo updated sa aming mga video. Sundan natin yung ating sundan natin hanggang sa makulong ang pamilya ng girlfriend ni Jiang. Bye-bye!